Ay, naku mga san, kay hindi po magandang balita ito. Subalit, kailangan ko pong iparating ito sa inyo para maging ready po ang lahat sa kung ano man ang posibleng mangyari. Dahil nga po, apektado po dito ang buong mundo at maging ang ating bansa na kung saan may hindi magandang mangyayari. At kung ano ito mga sangkay na idideklara sa susunod umano na buwan, yan po ang ating aalamin ngayon. So magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na palagi pong sumusuporta, nanonood sa ating mga vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. So eto guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa ibinalita mismo dito sa Pilipinas. At ang nagbalita po nito mga sangkay ay ang GMA, yung numero unong giant media network dito sa ating bansa, na mayroon nga di umano, ito po ay hindi galing sa akin, kundi galing mismo sa ating media, sa ating bansa, sa GMA7. Ngayon, mayroon daw pong paparating na hindi po magandang, nako, mga sangkay, pag-uusapan po natin. Pero bago ang lahat mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe. At kung hindi pa, pakipindot po ang subscribe button, pakiclick po ang bell at pakiclick din po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all dahil nga po 1.08 million na po tayo dito sa YouTube. At sa Facebook naman, kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page dahil padami ng padamit po tayo, road to 1 million subscriber tayo sa YouTube, sa Facebook, road to 10 million or 2 million subscribers naman tayo dito sa YouTube. Okay mga sangkay, tingnan po natin ang balitang ito. Eto na. Ayan po. Ayon po dito, PAGASA may declare start of El Nino by July. So this coming July, di umano mga sangkay, ayon po ito ha, nakalagay po. Hindi ito galing sa akin, kundi galing ito sa GMA News. Na ang PAGASA daw po ay magdideklara nang simula ng El Nino by July. So ano yun? Magiging mainit na ba ang panahon by July, mga sangkay? Eh, kung papansinin po natin, yung Pilipinas parang binabagyo, inuulan, especially dito sa Luzon, diba? Well, tingnan po natin ang balitang ito. Na ideklara ng PAGASA ang simula ng El Nino. Posibleng sa susunod na buwan na ideklara ng PAGASA ang simula ng El Nino. O, posibleng sa susunod na buwan na ideklara nitong PAGASA ang El Nino. Subalit, I'm sure marami pong magtatanong dyan, paano nangyari magkaka-El Nino eh? Ang ganda-ganda ng inuulan tayo lagi, binabaha, di ba? Marami po kasi ang kinakabahan dito sa El Nino. At kahit ako mga sangkay, medyo kabado din po talaga ako. Kasi unang maaapektuhan po dito yung agrikultura ng ating bansa. Halimbawa na lamang po yung mga sakahan, yung mga pananim. Paano na lamang po yung mga magsasaka ng ating bansa, di ba? Pero hindi lang sa lagay ng panahon may epekto ang El Nino, kundi maging sa viral diseases. Naku. Mag-iingat po ang lahat. Ano ba itong sinasabing delikado ito? Report si Von Aquino. Sa kasagsagan ng buhos ng ulan kanina, naglagay ng mga banyerang pansahod si Jenny. Yan na nga, di ba? Pag sinabi kasing El Nino, grabe yung araw, grabe po, tirik na tirik, tapos talagang tagtuyot. Pero inuulan po tayo. Didilik mo, panghugas mo kung sa CR, yan. Pwede. Kaya pag, ano, pag umuulan talaga, yan, nagsasalok talaga kami ng tubig. Ang tubig na pinanlaba, ginagamit din daw nilang pandinis. Mahalaga ito ayon sa PAGASA, lalo't sa susunod na buwan, posibleng ideklara na ang pagsisimula ng El Nino. Naku sana, wag naman no. Kasi alam nyo, kawawa po talaga yung mga magsasaka kapag nangyari ito. Kasi ayon po sa balibalita, mga sangkay, natural, nagbabasa po tayo ng mga news. Especially pagdating sa global news. Eh by that time na magsimula na po ang El Nino, ito po ang pinaka mainit na panahon, mga sangkay, kaysa po sa mga naul ng El Nino. May persistency na tinatawag nating pattern from April, May, June. Itong
yung June kasi titingnan natin muna yung June. So by July, maaari na natin ipa-pronounce or maaari na ma-declare na nag-set in na yung El Nino. Ang epekto ng El Nino kung tag-ulan, mapapalakas daw ang hanging habagat. Ah, okay. So may pag-ulan pa rin mga sangkay, pero pag maulan, mas mapapalakas ang hanging habagat. So anong epekto na ito? Kapag dry season, mas magiging malala ang kakulangan sa ulan. Sarila. Pag mainit, sobrang init din po ng sobra at halos wala daw po pag-ulan. So ng rainfall, nakikita natin sa forecast ay sa latter part pa ng taon, which is pa October, November, December pa, ang pinaka makikita natin yung pattern na may reduction sa ulan. Mm-hmm. Yung deficit sa ulan natin. Ang Metro Manila Council nagpulong na para pag-usapan ang mga hakbang para makapagtipid ng tubig. Okay, ito ha. Ang Metro Manila ay nagre-ready na rin mga sangkay. I hope na hindi pa tayo sigurado dito. But I'm praying, no? I'm praying. Let's pray for our country mga sangkay na hindi po mangyari ito. At sa totoo lang, nangyayari na po itong tag-init na malala sa ibang mga bansa, lalong-lalo na po bandang Europe. At we are blessed kahit paano mga sangkay na ang ating bansa eh hindi pa po ito nararanasan ng sobra. Kasi alam nyo, yung Canada nagkaroon po ng malalang sunog. Ang tindi po nun, halos buong kabundukan, kagubatan po nila, nagkaroon ng sunog. At halos, kung hindi po ako nagkakamali, isang buwan mahigit or almost a month or more than. Mga sangkay na nagkakaroon po doon ng sunog ang kagubatan nila na nagpang-abot na nga po doon sa Amerika, yung usok. So ito po yung mga nangyayari ngayon sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, kahit papano, hindi po tayo tinamaan ng ganitong klaseng kalakas na init ng panahon. Pero eto na nga po, may babala. Hindi tayo mag-set up ng water catchment unit kung saan ang tubig ulan, imbis na ito po ay dumaloy lang papunta sa ating mga drain, pwede natin itong saluhin, imbakin at gamitin muli, no? So we can reuse and recycle rainwater. Ay, ginagamit yan ng iba mga sangkay, rainwater, diba? Iniipon po nila. Ang World Health Organization naghahanda naman sa pagkalatang viral diseases. Ano itong viral diseases? Konektado sa El Nino phenomenon. WHO is preparing for the very high probability that 2023 and 2024 will be... Grabe, 2023 and 2024. ...marked by an El Nino event which could increase transmission of dengue and other so-called arboviruses such as Zika and chikungunya. Babala pa ng WHO dahil sa climate change, mas mabilis dumami ang mga lamok. Okay, yan po ha. Ibang klase ang epekto din pala nitong El Nino. So hindi lang pala talaga siya, no? Dati kasi ang pagkakaalam talaga natin pag El Nino, sobrang init ang panahon, di ba? Pero yan, mukhang hindi lang pala. Lalo nga raw tumaas ang dengue cases sa mga nakarang dekada, partikular sa Amerika. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli. Okay guys, so ayan. Ay naku, ano po ang inyong opinion regarding po dito mga sangkay? Ayan po, maging ang WHO. Nagre-ready na po sila sa possible na mga magiging ganap pa nitong El Nino. Kasi hindi lamang po ito sa Pilipinas, ha? Baka ma-misinterpret nyo. Ang El Nino po ay hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo po ito. Ayan po, ang WHO or World Health Organization is preparing for very high probability that 2023 and 2024 will be marked by an El Nino event. 2023 and 2024. Praying, no? Sana po hindi mangyari. Alam nyo, mabisa po ang prayer, guys. Subok na subok po yan, mga sangkay. Kaya mas mabuti pa tayong mga Pilipino. Alam ko, marami po tayong yung mga Christian community or lahat na siguro ng denomination. Let's pray na Lord, proteksyonan nyo po yung aming bansa. Ilayo sa kung anumang possible na malalang kahinatnan mula po sa El Nino. Diba? Which could increase transmission. Ah, ito. Ayan, mga sangkay, hinighlight ko na. Ay, naku po.
Hindi lang pala init ito ng panahon. Yan po yung epekto ng init ng panahon, mga sangkay. So ngayon, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa paparating na delikadong kaganapan sa ating planeta sa taong ito hanggang sa 2024? Umano. At sinasabi na by July, sa susunod na buwan ito, mga sangkay, mangyayari. I-comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. But let's pray, mga sangkay, na hindi po ito maganap. Okay, and now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.